So this afternoon po tayo po ay mag-aaral patungkol po sa prayer ministry. At ito po ay 5 araw na pag-aaral tungkol po sa ministeryo po ng pananalangin sa simbahan. So tayo po ay magsimula sa pananalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo at hinihiling po namin na kasangkapanin niyo po ang hapon na ito upang kami po ay lalong matuto patungkol po sa ministeryo ng pananalangin. Hinihiling po namin sa oras na ito, Panginoon, nagabayan mo kami sa aming pag-aaral, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin. Ibukas niyo po ang aming mga puso at isipan at tayaan mo, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, kami po ay lalong lumalim sa aming pag-unawa patungkol po sa panalangin. Hinihiling po namin, Lord God, na kasihan mo po ang bawat isa sa amin, Lord, sa mga oras na ito. At hinihiling po namin, Lord God, na patuloy na ibukas mo po, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga puso. Maraming salamat po sa iyo po namin pinagkakaloob ang hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And so tayo po yung magsimula sa ating po pag-aaral tungkol po sa prayer ministry. Napakahalaga po ng prayer ministry. Ang prayer ministry po ay tinatawag na backbone of the church, no? Ito po ang tinatawag natin na mga tao po na tumatayo or standing in the gap, no? Ito po yung namamagitan. Bahagi po kasi ng atin pong relasyon sa Panginoon, yung nung araw po sa Old Testament, yung priestly ministry, yung napakahalaga po nun. Yung priest po, dun po, yung mga tao po, hindi po nakakadirekta sa Panginoon. Lumalapit po sila dun sa mga priest, agad, dadala po sila ng handog, tapos yung mga priest po, inaalay po ito sa Panginoon. Now, in the same way, ang Panginoon naman po ay fini-favor niya yung mga priest at yung mga priest naman po ang nagmi-minister sa mga tao. Kaya ang tawag po sa kanila, priestly ministry. Ang intercessor po, ang intercession or pananalangin sa para sa mga tao o sa mga iba't ibang bagay, hindi pa po, hindi lamang po sa tao. Yung nananalangin po sa yung nagdudulog po sa Panginoon in behalf of our mga request po natin. Iyan po ay bahagi ng tinatawag na prayer ministry ng church. Or yan po yung priestly ministry ng church. Ang intercessors po, kaya po sila, tawag sa kanila standing in the gap. No, you minister in behalf of God to the people, and you minister in behalf of the people to God. So, napakalaking responsibilidad po para tayo po ang lumapit sa Lord in behalf of the people. At napakalaki pong responsibilidad na sa pamamagitan po natin ay nagaganap po na ministry ang Panginoon sa atin sa habang nagpipray po tayo sa mga tao. No, opo, I'm playing soft worship music on the background. No. I hope it doesn't bother na naririnig po na mas alin ang mas malakas. Sana yung boses ko. No? Sabi po dito is the fire we pray down mobilizes the church. It calls out laborers, empowers them for the ministry, and brings in the missing disciples from peoples not yet represented before His throne. No? Before His throne. Ang ministry po daw ng pananalangin ay nagbababa po daw ng apoy, no? Para po ang simbahan ay mabuo, mamobilize, magkaisa, magkakasunod-sunod, magkadugtong-dugtong yung functions natin, no? And He calls out laborers, empowers them for the ministry, and brings out the missing disciples na kailangan pong i-represent before the throne. Sabi sa Revelation chapter 7 verse 9 to 10, no? Meron pong every tribe, every tongue, every people, every land. So dapat po tayo po ay we are reaching out to the world. And minsan po, hindi po natin physically mapuntahan itong mga lugar na ito. Pero in ministry of prayer, nararating po natin sila. No? Sabi po ng aklat na Operation World, kung meron po kayo nun, ito po ay tungkol sa pananalangin. I don't know if mine is here. Nasa bookshelf ko po.
Operation World. Sabi po ron, prayer takes authority over Satan towards his plans, pulls down his strongholds, releases his captives, changes the world, opens closed doors, makes resistant people receptive, put down and raise up leaders, and extend the kingdom of our Lord Jesus Christ. Yun po ang sinabi ng Operation World. Kung meron po kayo, that is a book about all the nations of the world, and nandun po yung iba't ibang prayer points na pwede pong ipanalangin para po sa buong mundo. Ang tawag po sa libro niya ay Operation World. Yun po ang pangalan. And so I'd like to share today the role of the church, the role of prayer in the church, no? The role of prayer in the church. Alam niyo po ba na sa simula pa lamang po ng ministry, sa simula po ng church, ay malaking bahagi na po yung prayer ministry. Noong araw po ay nakikita na po ang prayer ministry. In fact, ang church po nagsimula sa prayer ministry, no? Prayer was a vital part in the beginning of the early church. Kaya simulan po natin, let's walk through the New Testament and let's see yung parts po ng church na kung saan ay naging bahagi po ang pananalangin. Now, before Jesus left, in Luke chapter 24 verse 49, ang sinabi niya sa mga disipulo, "I am going to send you what my Father promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." Na mababasa po natin sa Acts chapter 1 verse 9. Nagpuntahan po sila sa Jerusalem at doon po naghintay po sila. Sabi po rito, "It was not long afterwards that Jesus rose into the sky and a cloud carried him away so the disciples could not see him anymore." Ito po ang sinabi sa Luke chapter 24 verse 49. May kita po natin na sa time po na yon, nagpunta po yung mga disipulo sa Jerusalem at kasama po nila yung mga 120 people. Now, could you imagine 120 people? So, ilan gano'ng kadami ang laman ng isang grupo? Kung 12 yung disipulo, nawala yung isa, no? Then there was 120 people minus the 12, dapat tigsasyam sila o 10 persons in one group. So basically, mga ganun po, halos if there were 12 groups of small groups, meron pong tigsasampung kasama yung mga disipulo. So all in all, they were a crowd of about 120 people. Sabi po rito in Acts 1 verse 14, they all joined together constantly in prayer. No? Constantly in prayer. Nandun po sila sa bahay ni John Mark. Nandun po sila, nananalangin po sila sa upper room. Ang tawag po ng iba dito po sa Acts chapter 1, ito po daw yung pinaka-powerful na prayer meeting sa buong New Testament o sa buong Bible. No? Ako po, nagtuturo po ako ng progressive revelation concerning the Trinity. And I share in our Pentecostal class na the fullness of the Father was revealed in creation. Nung in the beginning, nagpakilala na agad si God the Father. Tapos alam po natin na nung pinanganak po ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagpakilala po sa kabuuan si God the Son. No? For the first time, the world was witnessing the fullness of God the Son. But on the day of Pentecost, ay nagpakilala ng gusto si God the Holy Spirit. At dito po makikita po natin na the three most important moments in human history, the creation, which is the Father is revealed, the incarnation, no, the Son is revealed, and on the day of Pentecost, the Holy Spirit is revealed in their fullness. In their fullness. So, dito po, sa Acts chapter 1 verse 14, we have the most powerful prayer meeting in the New Testament.
The disciples were with a crowd of about 120 people. Acts 1 verse 14, sa mga nagsusulat ng mga verses. They all joined together constantly in prayer. Sa Acts chapter 2 verse 1 to 4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Doon nga po sa upper room, sa bahay ni John Mark. Sabi po rito, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be like tongues of fire that separated and came to rest on each of them, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them. So makikita po natin na in the beginning, the church is born in prayer. Makikita po natin in this very exciting prayer meeting, the most powerful prayer meeting in the entire Bible, the most surprising prayer meeting on Acts chapter 1. Dito po sa Acts chapter 1, all the people there were mere ordinary men. And the Holy Spirit, as promised by Jesus came, no? So the church is born in prayer. This was an exciting prayer meeting. All the people there were filled with the Holy Spirit. So makita po natin as a result of their time in prayer, they spent time in prayer after they were instructed by the Lord in Luke chapter 24 verse 49. Nagpuntahan po sila sa place of obedience nila sa Jerusalem, where they spent their time constantly in prayer. And on that day, on the day of Pentecost, on Acts 2 verse 1 to 4, the Holy Spirit came and the church is born in prayer. Sa Acts 2 verse 42, tuloy po natin yung prayer life ng church. Ang pinag-uusapan po natin, yung prayer life ng simbahan. Sabi po sa Acts 2 verse 42, meron po tayong nakikitang pattern ng ginagawa po ng church in the nung first generation church, yung unang simbahan. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. They were to the breaking of bread and to prayer. Sabi sa verse 43, everyone was filled with awe and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. Again, the mention of the word prayer in the life of the church. Hindi po nawawala yung panalangin. They were fellowshipping, they were breaking bread, and they were constantly in prayer. Sa Acts chapter 3 verse 1, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Sabi po rito, afterwards healing occurred, people heard the message of Christ. May kita po natin sa Acts chapter 3 verse 1. Nagpunta po si Peter at saka si John specifically at 3 o'clock because it was the time of prayer. At sa lugar po na yon ay kumilos po ang Panginoon. On one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Yan. At may kita po natin mula po sa Acts chapter 3 verse 1 ay may naganap po na mga healings and the people heard the preaching of the gospel. In Acts chapter 4 verse 4, sinusunod-sunod po natin yung the life of prayer in the early church, no? But many who heard the message just believe. And the number of men grew to about 5,000. Also, immediately after that breakthrough, persecution came to the church. So, dito po sa Acts chapter 4, verse 4, many of them heard the message and believed. And the number of men grew to about 5,000. Wow, very effective ministry. After a time of prayer together with the people in Acts chapter 4 verse 4. But again, ano po ang kasunod ng powerful prayer? Ang kasunod po nito ay
yung ano po, persecution. Gusto ko po sabihin na persecution never killed the church. Marami po tayong naririnig na iba't ibang mga bansa na meron pong persecution, but persecution never weakened the church. It only purified the church. Nalaman po kung sino po ang tunay na mga mananampalataya. No? Persecution never killed the church. It only purified the church. Now in Acts chapter 4, verse 24 to verse 31, sabi po rito, talking about prayer, again, we're talking about the prayer life of the early church in the book of Acts. Sabi po, the believer's prayer, verse 23, on their release, Peter and John went back to their own people and reported that all the chief priests and elders, all that the chief priests and elders had said to them. When they heard this, they raised their voice together in prayer to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the people plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the Lord and against his anointed one. Verse 27, indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant, Jesus, whom you anointed. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Now, Lord, sabi po sa verse 29, one of the most powerful requests na mababasa niyo po sa early church. Sabi po rito, now, Lord, consider their threats. Enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and to perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. At sabi po rito sa verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So dito po sa Acts chapter 4, verse 24 to 31, simula na po yung persecution sa church. Persecution came. Oppositions arose from the religious people and from the government people, Herod and Pontius Pilate. Yung mga threats were increasing. And how did the church respond? Corporate prayer. Sa pamamagitan po ng corporate prayer. In Acts chapter 4, verse 18, again, as it's chapter 4 po tayo ng Acts, sabi po rito, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. The apostles were put in jail, but the angel of the Lord came. No? Makikita po natin, the angel of the Lord came. Makikita po natin dito sa Book of Acts na napakadami pong incident na dahil po sa panalangin, no? Dahil po sa panalangin, sila po ay kinukulong. Sila po ay tumatanggap po ng napakalupit ng mga opposition. At alam po ng Diyos. Alam po ng Diyos. May kita na po natin yung mga ministry of prayer and in relation to the ministry of angels na dito po sa Book of Acts, no, yung partnership na yon. May kita po natin in a while. No? May kita po natin dito sa Acts chapter 4, verse 40. Pagkatapos po ng persecution na yan, they called the apostles, had them flogged, and then ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. No? Sabi po sa chapter na ito, sa Acts, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they have been counted worthy of the suffering of the disgrace for the name. Napakahirap po na maglingkod sa Panginoon, lalo na po kapag hindi po natin kayang
suportahan yung ating mga ministeryo sa pamamagitan ng pananalangin. Mahalaga po ang panalangin kasi yun ang pinaka-backbone ng ministry mo eh. Sabi nga po, the only way to stand is to kneel. Hindi mo kayang tumayo kung hindi mo kayang lumuhod. Hindi mo kayang magpatuloy kung hindi ka marunong umasa sa ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon na kalakasan. No, nakalakasan. May kita po natin Acts 4 verse 18. Okay, Acts 5 verse 18 pala to. Acts 5 verse 18. Acts 5 verse 40. Acts 5 verse 41. Ayan. Kanina po nasa Acts 4 verse 24 to 31, nasa Acts 5 na po pala tayo. Acts 5 verse 18. Acts 5 verse 5 verse 40 and verse 41. Tuloy po natin Acts 6. Yung role po ng church sa the role po ng prayer sa church. Ayan, Acts 6 verse 2. Sabi po dito sa Acts 6 verse 2, in those days when the number of the disciples were increasing. May kita po natin, so the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. We will turn this responsibility over to them and we will give our attention to prayer and the ministry of the word. To prayer and the ministry of the word. Acts chapter 6. Nandito na po tayo sa verse 2. Sabi po rito, the ministry of prayer. They wanted to give more attention to prayer and the ministry of the word. So, in Acts chapter 6 verse 2, priority po ng mga disciples yung tinatawag na prayer and the word. We jump to Acts chapter 12 verse 5. Nakakulong po si Peter sa Acts chapter 12 verse 5. Peter's miraculous escape from prison as ordered by King Herod. So Peter was kept in prison as ordered by Herod, who ordered James' death by the sword. But the church was earnestly praying to God for him. So ayan na naman po yung prayer na ginagawa po ng church habang si Peter po ay nakakulong. Throughout the story of the book of Acts, matatagpuan po natin na meron pong bahagi ang buhay panalangin sa pananatili po ng ministeryo ng isang simbahan o isang ministry. Let me give you 10 points, 10 bagay po na nagagawa po ng pananalangin. Number 1, church corporate prayer brings down the presence of God. Church corporate prayer brings down the presence of God. Ano pong ibig ko sabihin? Dahil po sa pananalangin, napupuno po yung mga tao ng fear of the Lord. Nagkakaroon po ng malalim na deep conviction of sin. At nagkakaroon po ng real sense of forgiveness. No? Real sense of forgiveness. May kita po natin a well-prayed ministry. Makikita niyo po na very tangible yung presence ng Panginoon. Very tangible po yung presensya ng Panginoon sa very evident. Dahil makikita mo yung transformation na nangyayari sa mismong harapan mo. Kasi yung ministry po ni Holy Spirit, makikita po ninyo, ma-identify po ninyo as you have this atmosphere or attitude of prayer. No? So number one, church corporate prayer brings down the presence of God. Number two, pangalawa, church prayer brings down the power of God. The power of God. Pag sinabi kong the power of God, ang tinutukoy ko po dito is yung demonstration of the Spirit's power. For example, nangyayari po yung mga healings. Healings occur. Sicknesses are instantly healed. Even demons are cast out. There is deliverance of evil spirits from people that are possessed by them. May kita rin po natin, signs and wonders occur.
nangyayari po yung demonstration of the Spirit's power. And isa pa po, our people are baptized and filled with the Holy Spirit. Napupuspos po ng Espiritu Santo yung mga tao pagkatapos po ng oras ng pananalangin. If you want a reference, is Acts chapter 5, verse 12 to verse 16. Dito po makikita po natin, number one, prayer or church prayer brings down the presence of God. And number two, church prayer brings down the power of God. Yung kapangyarihan po ng Panginoon bumababa. At nakikita po natin that there are things that are impossible to men but not impossible to God. And they are happening. No, yung bulag nakakakita, yung bingi nakakarinig, yung pilay lumalakad, yung patay nabubuhay. No? May kita po natin, people are filled with the power of the Holy Spirit. They were baptized and filled with the Holy Spirit. May kita po natin, nangyayari po yung mga signs and wonders and miracles. And even demons are cast out. Number three, church prayer strengthens the bond of fellowship. Kaya mahalaga po ang buhay pananalangin dahil ito po, ito yung parang the glue. Para siyang glue. Yung prayer po, kapag ang ministry po ay matibay po yung pananalangin, makikita nyo matibay din po yung samahan. Dahil hindi lamang po kayo nagkakaisa sa pisikal o sa material na bagay, kundi nagkakaroon pa rin po ng pagkakaisa sa espiritu. Sa Bible po may kita po natin, sa pag-aaral po natin patungkol sa panalangin, na may mga prayer po na when two or three gather together in my name, I am in their midst. No, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loosen on earth will be loosened in heaven. Makikita nyo po, merong role yung mga prayer partners o kasama mo sa panalangin, yun ang naging partner mo. Kaya po, dahil sa prayer partnership na yon, nagkakaroon po ng pagpapatibay ng simbahan. No, hindi po madaling mabuwag o hindi po madaling magiba ang church po na may na matibay ang pananalangin. For example, the church inside China. The church inside China, underground church inside China, is one of the most persecuted churches in the world. And yet, today, they are estimated to be about 100 million people following Christ inside China. And hindi po namamatay yung simbahan. Sa dami po ng martyrs, sa dami po ng giniba na building, sa dami po ng kinulong ng mga manggagawa, sa dami po na sinira ng mga Bible, patuloy po yung pag-grow ng Christianity sa bansa ng China. Another thing is the ministry. Sabi po number four, the church prayer increases the faith of the believers. Kapag nananalangin po, nakikita po ng mga mananampalataya na yung demonstration ng kapangyarihan ng Panginoon, yung fear of the Lord. Katulad po sa Acts chapter 5 na may kita po natin si Ananias and Sapphira. San bumagsak Sapphira? Ito pong si Ananias and Sapphira. At may nagtanong po sa akin, Pastor, bakit sa Acts chapter 5? Ang lupit naman yata nung judgment ng Panginoon, patay agad si Ananias, patay agad si Sapphira. Sinagot ko siya ang sagot ko sa kanya, hindi natin alam kung ano pakiramdam ng simbahan natin lang ni Holy Spirit. Acts chapter 2. Kadarating lang ni Holy Spirit in His fullness on the day of Pentecost. Acts lang yun eh. May kita mo na doon pa lang siya sa Acts chapter 5. So ilang chapters pa lang, tatlong chapters away pa lang mula doon sa church na talagang dumating yung baptism in the Spirit. No? The fullness of the Spirit dumating sa araw na yun. So may kita po natin, nung time na yun, napaka-banal, napaka-linis, napaka-powerful ng atmosphere ng church. May kita po natin kapag ganun po, nagkakaroon po ng demonstration of the Spirit's power o naririnig po nila na yung panalangin sinasagot ng Lord, tumitibay po yung pananampalataya ng mga tao. No? How many times tayo po, we feel na tumitibay po tayo, tumatapang po tayo. Nagkakaroon po tayo ng courage, no? Na magpatuloy dahil may nagpipray po para sa atin. Nagkakaroon po tayo ng confidence o God assurance, no? No, God assurance. Binibigyan po tayo ng assurance ng ating Panginoon. Number five, church prayer commands angels to protect His servants.
makikita po natin sa pamamagitan po ng pananalangin, minsan po ang paraan ng pagtugon ng ating Diyos sa panalangin ay maghatid po ng mga angels upang tulungan at bantayan yung kanyang mga lingkod, katulad po ni Peter. Sa Book of Acts po, makikita natin ang isa sa ministry ng angels is a jailbreak. Mahusay po yung angel na binigay kay Peter. Mahusay sa jailbreak. At sa alam nyo po ba na si Peter, kinabukasan po siya po ay mamamatay na, subalit ginising pa po siya dahil napakahimbing po ng kanyang tulog. Ganun po ang mga nasa Panginoon. Yung iba po napakabalisa, hindi makatulog. Si Peter po kinabukasan po ay mamamatay na. Subalit, makikita po natin sa gitna po ng kanyang mahimbing na pagtulog, dumating po itong anghel na ito upang siya po ay palayain. O fellowship strengthens, increases the faith of the believers, commands angels to protect his servants. Yan. Number 6. Church prayer leads to boldness in sharing the word of God. Yung tao pong nananalangin sa Acts chapter 5 verse 42. May kita po natin dito yung katapangan po nila mag-share. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stop teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Christ. Pagkatapos po ng pananalangin, pagkatapos po ng kanilang paglapit sa Panginoon, sa pagdulog po nila sa Panginoon, tumatapang po sila. Tumatapang po sila sa pagsunod. Prayer, church prayer leads to boldness in sharing the word of God. O, gusto niyo po ng tapang, sa Diyos po kayo humingi. At ito po ay gawin niyo pong bunga ng panalangin. Yan po ang genuine na tapang. No? Isa pa po, number 7. Church prayer prepares the believers for spiritual warfare. May kita po natin ang pananalangin po ay pag-aaralan po natin ito. Pero yung spiritual warfare, pag-usapan po natin next week. I promise to teach spiritual warfare next week. No? This week po, mag-aral po tayo patungkol po sa prayer. And next week po, pag-usapan po natin ang spiritual warfare. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers. May mga ranggo po yan. Against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in heavenly realms. So may kita po ninyo may ranking. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. At verse 18, sabi po dito, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers. Sabi po rito, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Sa verse 19, personal request, pray also for me, si Apostle Paul, that whenever I open my mouth, words may be given to me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. So makikita po natin yung pananalangin po na, Lord, i-equip mo ko. Lord, bigyan mo ko ng baluti. No, the armor of God, yung baluti ng Diyos. Isuot mo sa akin itong mga bagay na ito, Panginoon. And then in the end, ang request ko, ipanalangin po ninyo. Pray. Sabi po rito, ipag-pray po with all kinds of prayers and requests. No, ipag-pray po na pagdagsalita siya, lalabas sa kanyang bibig. No, yung dapat niyang sabihin ng walang takot.
maipaliwanag niya ng gusto, makommunicate niya yung message na gusto niyang sabihin sa mga tao nakikinig o dapat makarinig. Sabi rito, pray that I may declare it fearlessly as I should. Makikita po natin yung panalangin sa nagbubunga po ng boldness, ano? Nagbubunga po ng tapang na nagmumula sa Panginoon. So, nai-involve po yung tao sa spiritual warfare sa tuwing siya po ay nananalangin dahil natatalo po ang gawa ng kaaway. Nagagapi po yung mga plano ng kaaway, na nagagapi po yung mga plano ng tao na hadlangan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Ang isa pa po rito, yung number 8, church prayer enables God's servants and His people to handle and stand up, no? To handle persecution and to stand up in the middle of persecution. Yung pinaka, sabi ko nga po kanina, sa Acts chapter 4, tayo po kasi lagi natin tinatandaan, Acts 1:8, Acts 2:4, yan, yung mga, lalo na po kami sa mga, kami po mga Pentecostals, yan po ang lagi namin natatandaan, Acts 1:8, Acts 2:4. Pero yung Acts 4, 23 and 24, ito po yung pinaka-powerful na hiniling nila eh. Bukod po sa pagdating ng ating Panginoon. No? Verse 29. Sabi po rito, now Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Napakatindi po ng prayer request na yun sa Acts chapter 4 verse 29. 29 po, 29. Dito po makikita po natin na ang hinihiling po nila, Lord, pakinggan nyo nga itong mga taong nag-oppose sa amin. Alam niyo po yung may mga tao po na ang hilig iwasan nung mga opposition. Pero may mga tao pong puspos ng espiritu na hindi po nila iniiwasan. They walk through the opposition. They walk through the persecution. They walk through the battle. Katulad po nito, sabi, itinan yung request nila. So verse 29. Now Lord, consider their threats. Lord, hindi yung baliwalain mo yung sinasabi nila. Hindi, consider nyo yung threats nila, Lord. Lord, now Lord, consider their threats. Sabi sa verse 29. At nire-request sila, and enable your servants. Kami na ginagamit mong magsalita, bigyan mo kami ng kakayahan to speak your word with great boldness. Na sa kabila ng maraming tao na alam namin, pag nagsalita kami, hindi yan makikinig. Pag nagsalita kami, naghahanap lang yan ng masisilip. Pag nagsalita kami, yan ang unang pupuna sa'yo, yan ang unang babara sa'yo. Consider their threats. And enable your servants to speak the word with great boldness. Pero ito yung hiningi nila, yung power ministry. Stretch out your hand to heal and to perform miraculous signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Prayer po ito. Because church prayer enables God's servants and His people to handle persecution and to stand up in the middle of persecution. Sa gitna po ng persecution, they stand up and they stand out and they keep on shining. Hindi po sila natatakot. Kahit na po nasa paligid sila ng hindi welcome na crowd, no? Katulad po nung pinag-aaralan natin pag Thursdays, yung sa discipleship, you prepare a table before me in the presence of my enemies, you anoint my head with oil. Kung kailan naman nasa gitna ako ng puro kaaway, saka naman makikita mo na ang banal na spirito, doon niya nilalabas yung anointing. Ina-anoint ka ng Panginoon. Kaya makikita po natin na dito po, in the middle of persecution, hindi po na-intimidate yung mga tao po na babad sa panalangin. Number 9, church prayer gives direction for God's people to be brought out from difficult situations. Napaka-challenging po ng mabuhay para sa Panginoon. Yung atin pong Christian living, napakahirap po niyan. Hindi ko po sinasabing madali. Salamat po doon sa mga may madadali. No? Perhaps meron po kayong mga po nang hindi masyadong mahirap na
mga places of assignment. God bless you. Kayo ang magpagal sa panalangin para dun sa mga nandun sa front line. Dito po sa Pilipinas, nauuso po yung salitang frontliner. At nagpapasalamat po ako for the first time naririnig ko, oh, frontliner. Kasi nga po, meron pong battle with this threat of getting infected by this coronavirus COVID-19. But do you know that the word frontliner is used in missions and in ministry? And all this time po, pag ako tinatanong, Pastor, what's your ministry? Well, I'm a frontliner. Nandun ako sa frontline. I'm training people to go to the frontline of the Great Commission. Perhaps that's the reason why my stories are different from other pastors. Yung ibang mga pastor, pinalaki sila in a specific place, in a specific church, in a specific ministry. Pero yung mga frontliners po, not necessarily na naka-assign ka lang sa isang lugar eh. You will be sent out where the battle is, where there is much need, where there is the greatest need. Kaya po minsan, ang pakilala ko po sa sarili ko, I'm a frontliner in the ministry, particularly the Great Commission. No? Kaya may kita po natin dito po, church prayer gives direction for God's people to be brought out from difficult situations. Number 10, church prayer enables the whole church to keep on pressing on to do the will of God. No? Church prayer enables a whole church to keep on pressing on to do the will of God. Gusto ko po mag-testimony, no, tungkol po sa pananalangin. Hindi po lingid sa ibang tao, I was assigned by the Lord to go to Norway. At dun po nag-minister po ako sa iba't ibang mga lahi, maging sa ating mga kababayan. Let me share one story when I was there. Nung nandun po ako sa Norway, I was in a cafe. Ang pangalan po ng cafe is Opus Cafe. Yung po yung cafe na nasa my train station. At yung central train station na yon, dun po yung sakayan ng mga tao to different points within the nation, dun po ang sakayan. Ang mga train po dun, mahahaba, parang Manila to Mindoro, ganyan. Malalayo po yung ibang mga trains. No? Doon po sa area na doon, nandun puro trains po, may maganda po yung train system. Nung nandun po ako sa cafe na yon, hindi ko po alam, basta doon po ako lagi. Doon po ako nagkakape, doon po ako nag-aaral, dala-dala ko po yung bag ko. At pag nandun po ako ay, ang ginagawa ko lang po is mag-aral, tas inaayos ko po yung mga lessons ko for the week. May mga tao po ako nakikilala. And then one time po, ay naka-steady lang po ako doon. May lumapit po sa akin na tao. Sabi niya, excuse me, pwede bang, can I borrow your Mac charger? Tingin ako, may dala siyang Mac na laptop. Sabi niya, well, I forgot mine. Sabi niya ganun. Sabi ko, it's okay. My laptop is already fully charged, so you can use it. So, tumabi po sa akin tong guy na to. And nung tumabi po sa akin tong taong ito, he started working, you know, katulad ko na nasa laptop rin ako. And then he started to ask questions. Sabi niya, may I know your name? Where are you from? And sabi niya, taga Thailand ka ba? Maraming Thailander sa Norway. Sabi ko, no, I'm from the Philippines. At nung time po na yon, I was helping Oslo International Bible College. No, I was helping in dun po sa Bible School. I was teaching missions and culture. No, meron pong isang professor na nagkasakit and I was invited to take over his class. And many times po I was invited into their chapel and even to their classroom setting I was invited. So, kinikwento ko sa kanya, sabi niya, are you religious? Are you Christian? Sabi ko, yeah, I'm Christian. Sabi ko, how about you? Ang kausap ko po is African. Sabi niya, no, I'm not religious. Ah, okay. So, ganun po. So, nung time po na yon, kikwentuhan lang po kami, I was testifying about what the Lord was doing in my life, in our ministry. I was sharing to them yung ginagawa po namin in the front line of ministry. And then this guy suddenly held my hand. Hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, Pastor, I'm sorry. Sabi ko, why? Sabi ko, did I offend you by my story? Sabi niya, no. Let me tell you my heart.
Say, Pastor Leo, I'm Christian. Oh, sabi ko, oh, okay. So, sa akin naman po, hindi po ako nagugulat sa mga ganun. Yung mga natatakot na sabihin na Christian sila. Kasi naintindihan ko na hindi lahat ng ganung ibang lahi, comfortable sila na sabihin nilang Christian sila. Ang kausap ko po ay, Somalian. Sabi niya, I'm Christian. And let me tell you my story, Pastor Leo. Sabi niya, I have a best friend. He's a pastor and an evangelist. He handles a good-sized church in my town, where I come from, in Somalia. Tapos sabi niya, one day we were talking by the door, somebody knocked on the door. And then when we opened the door, I saw my friend, may humila daw sa ulo niya, sa buhok. And then, cut off his head. Pinugutan po yung pastor, nung nahila pa baba, may tumagpas sa ulo niya, bumagsak yung torso ng friend niya, headless. Tapos na-shock siya, kasi kumatok lang naman sa pinto ng church, biglang may tumadyak sa church, pumasok yung mga, excuse me for my example, Muslim radicals, yung mga extremists, pumasok po sila dun sa church. And then nagkagulo po yung church kasi the church was full that morning. Nagkagulo po sila. And then they started shooting bullets in the air. Pinaghiwalay po yung lalaki, yung babae, yung mga bata. And some of the radicals were, inaangat po nila yung mga pew. And they formed this parang triangle, yung titi, parang ganun. Pinag-ayos po nila yung pew. Kinuha po nila lahat ng mga bata. Pinaghiwa-hiwalay po nila yung tatay at nanay. Nilagay po nila yung mga bata sa ilalim. Bigla po nilang sinindihan. Nung sinindihan po nila, sinusunog po nila yung mga pew. Nagkakagulo po yung mga tao. Yung mga tatay po, syempre, gaganti o gagawa ng paraan. Pinagbabaril po sa harapan nila. Inubos lahat yung kanilang church, yung mga lalaki. So, yung mga babae po, hinimatay. Lahat po ng hinimatay, umiiyak, tumitili, nagwawala. Sabi po niya sa kwento niya, ginahasa, hinubaran, no? And then later on, ay lahat po sila pinatay din. Nung araw po na yon, kaya siya nabuhay, nung nakatayo siya sa harap, yung radical na isa, hinila siya sa labas, pinukpok po siya ng armalite mula ulo hanggang talampakan. At sabi niya, excuse me for my story, tinamaan siya sa itlog, sa organ niya, nawalan siya ng malay. Nung tinamaan siya ng armalite doon, tinamaan siya eh, nawalan siya ng malay. Alam niyo, nung nagising daw siya, sabi niya, nung nagising ako, Pastor Leo, sunog na yung church namin, patay na lahat ng tao. Ako, punong-puno ko ng dugo, sabi niya ganun. In fact, nung dumating yung ibang tao and they were looking for somebody left alive, sabi niya, Pastor Leo, I was the last one alive. Sabi niya, nagkaroon daw ng ethnic cleansing sa kanilang bansa at ang pagkakatanda niya, 63 congregations na kakilala niya within the area from the vicinity of that province ang sinunog at pinatay, including all the pastors, all the women, all the men. Nandun siya sa Norway. Ayaw niya magpakilala. Alam niyo po, sa Norway, malaki po yung crowd ng mga Somalians. Malaki po sila. Ako po nagpe-prayer walk nung nandun po ako sa Oslo. Nandun po ako area, dun po ako kumakain. Dun po ako nagpe-prayer walk. Marami po akong kinakaibigan. Hindi po nila immediately alam na Christian po ako, but I was making friends with people. I was doing prayer walk in that case. Kaya po yung ibang nakakakilala po sa akin, dun po ako nasasalubong. Because I was doing prayer walk in that area. At doon po sa kanila, pag nalaman po, meron pong ganitong mentality. Let me share to you what I discovered. Kapag ang Somalian nalaman niya na yung isang Somalian na dumating, hindi Muslim, ang tingin nila sa taong yung kapintasan. Ang tingin nila sa taong yon parang kahinaan or basura, parang ganun. Pag hindi nila nalaman na yung Somalian na yon ay hindi Muslim. May kita po ninyo sa statistics ng missions. Dati po, ang pinaka-konting Christianity is yung mga taga-Afghanistan.
Dahil kay Osama Bin Laden, ultimo lalaki, bawal magpagupit. Lahat ng babae hindi pwedeng humawak ng ballpen at papel. No? Hindi po sila pinag-aaral nung time na yon. Ganun ka-radical yung ginawa sa culture nila. Napaka-backward. At lahat ng Christians doon talagang super persecuted. Pero ngayon po, wala na si Osama Bin Laden. Meron na pong American troops na pumasok sa Afghanistan, na iba na po yung culture. Alam po natin yan. Yung Somalia po, hindi pa po ganun. Marami pong ethnic cleansing. Ang dami pong namatay na mga Muslims doon po sa lugar, ay mga Christians na pinatay ng radical. Hindi po lahat ng Muslims violent, ha? Yung radical, yung kanilang ideology. Hindi po lahat ng Muslims violent. Pero yung radicalized Muslims, yun po ang kanilang norm. At ito pong kanilang church, kasama po siya sa mga sinunog po doon sa kanilang lugar. Halos naubos po ang Christian doon. 0.01 sa Afghanistan. 0.01 sa Afghanistan. Sa Somalia po, 0.001. Mas konti pa. No? Mas konti pa. At siya po ang isa sa mga yon. Sabi niya sa akin, you know, Pastor Leo, I believe I'm filled with the Holy Spirit. So, my conversation was getting more and more interesting. I was listening to a testimony of a man who experienced persecution firsthand. Sabi niya, I became comatose for the next 3 months. Natatandaan ko lang, somebody picked me up. I woke up in a hospital 3 months later. That's why I'm back. Sabi niya, I have the scars on my body to prove my pain. Tapos sabi niya, you know, Pastor Leo, I believe I'm filled with the Holy Spirit. Uy, na-excite ako. Binanggit si Holy Spirit. Sabi niya, you know, Pastor Leo, this cafe is a Muslim cafe. Oh, talaga? Sabi niya, tinuro niya yung mga katabi ko ng mga naggrupo na nag-uusap-usap. No? Kasi hindi naman po ako nakakapagsalita ng language nila eh. Hindi po ako marunong ng Nosk. So, yung mga tao po sa paligid, English po yung language ko doon. Yung mga tao sa paligid, nag-gather po sila. Ano pa pala? Yung po pala yung kanilang imam. Sabi niya, this is a place where imams go, and you see those groups of people. Marami po sa kanila, they are Muslims. Ah, ganun ba? Sabi ko sa loob-loob ko, ganun pala. Hindi ko alam yun all this time. And for so many months, doon ako nagpipray, doon ako nagdadala ng Bible, doon ako nag-aaral, doon ako gumagawa sermon. Hindi ko alam na nandun ako sa isang predominantly Muslim place. Sabi niya, and you know what, Pastor Leo? They are Somalians. Sabi niya, if I remember the pain that I had in my heart towards them and what they've done to our church, Pastor, standing here today just with a ballpen in my hand, I would strike dead every one of them because of the fury inside of me and because of the memories that I have towards what they've done to our Christian community. But you know what, sabi niya, I'm filled with the Holy Spirit and I've learned to forgive and I've learned to pray. Sabi ko, wow, itong taong to kanina, nangihiram lang ng charger ng laptop. Ngayon, nagtitestimony sa tabi ko. Mas matindi pa yung testimony kaysa sa akin. Sabi niya, Pastor Leo, can I invite you to the north of Norway and teach the last Somalian church? Talaga? Sa loob-loob ko, wow. Eh, nung mga araw na yun, nagpipray ako, God, where will you send me? I wanna minister to these people. Lord, ayoko lang na lumalakad dito, nagpe-prayer walk sa mga Muslim community na to. Lord, dalin mo nga ako to a significant place to minister to them. And here, by divine appointment, may katabi ako sa cafe. You know what happened? Paalam ako. Nagpaalam ako sa host ko. Si Arne at saka si Tita Sol, nagpaalam ako. Pwede ba akong magpunta dun? And sabi niya, no, it's very dangerous. Totoo naman. I understand. Sabi niya, you are a tourist, wala kang insurance sa ganyang bagay. So, alam ko yung risk. May risk din ako na haharapin. And sila rin, meron din. So, paalam ako, sinabi ko sa mga kasama ko sa ministry. And all of them, parang unanimously, wag. Ang problema, pag uwi ko sa bahay, I went down on my knees and I prayed.
Nagpray talaga ako, umiyak talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, God, ang dami kong hinihingi sa iyo na karanasan na mangyari dito na hindi masayang yung oras ko. Lord, eto na. Bigyan mo ako ng gabay. Tulungan mo ako, kausapin mo ako. Nung time po na yon, nilid ako ng Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, tawagan mo si Liza sa prayer. Ipipray ako. Inimpress sa akin ng Panginoon, tawagan mo si Liza. Tapos, hayaan mo siya yung magbayad ng train ticket mo going to the north. Na umalis ka ng madaling araw. Pumunta ka talaga sa ministry. Magpaalam ka lang na pumunta ka sa ministry. Kaya ang ginawa ko po, hindi po ako nagsabi. Alam ko po na to the disappointment of some people, hindi po talaga ako nagpaalam. Pero sinabi ko, papunta po ako sa ministry the following day. Madaling araw po. The day before, that night after praying, I went to the phone, called my friend Liza. Sabi ko, Liz, may leading sa akin si God to go to the north and do this. And ganyan-ganyan. Sabi ko, ang sabi sa akin ng Lord, kailangan ko ng ticket balikan. Sige, bibili kita. Sabi niya gano'n. So, binili niya ako ng ticket all the way there. Sabi ko, pagdating ko doon, nandun yung kaibigan ko. So, we stopped. Winter nung time na yun eh. So, may yellow. We stopped by the train station. We went through a short distance. Tapos, we started walking inside a forest. No, we started walking inside the forest. Siguro mga matagal-tagal din, more than 10 or 20 minutes, naglalakad kami on a trail papunta sa isang forest. Ang tawag po nila sa mga places doon, hita. Yun po yung mga cabins nila doon. And when I went there, I was surprised. There was this group of Somalian Christians. And by the way, let me backtrack a little. Nung nasa Norway po ako, kasama po ako sa ministry ng TNET. Sa atin po ang tawag natin interdenominational. Sa kanila po ang tawag nila trans network. No? Trans network. Yung TNET po is interdenominational prayer gatherings or ano po yun, Bible studies within Oslo University. At yung head po noon, patay na po siya, si Pastor Arnie Doug. He invited me there. Yun po ang nag-expose sa akin sa ganung klaseng ministry after he saw me minister among the Jewish community. Ang pangalan po ng church is Shabbat Shalom. Nag-minister po ako sa Jewish community. Andun po yung pastor. Arnie din ang pangalan ng pastor. Arnie Tuv. Si Pastor Arnie Tuv, he invited me to the Jewish community. I preached the gospel. And the Jewish people were evidence of speaking in other tongues. Nagulat po sila. And Pastor Arnie Doug was there. And he invited me. Sabi niya, join me. Hindi ko alam, he had one of the most colorful underground Muslim ministries dun po sa loob ng Oslo nung time na yon. And so ako po, I was ministering to different Muslim groups doing discipleship among them. Ngayon, ang nangyari po ay I was here in this new group, Somalians po, a group that you will never see in our group. Meron pong Tajikistan, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Makikita nyo po yung Azerbaijan, Croatia, Lithuania, Kosovo, Herzegovina, Turkey. Yan yung mga bansa na yan. Iran, Iraq, Saudi Arabia, umaatin po sa amin. Every once in a while, may kasama sila. Pero you will never meet a Somalian. Now, here I was in this cabin full of Somalians. At alam nyo po, sa Somalia, ganito po yung persecution. Let me share a little bit. It's not a good story, but it's not an easy story, but it's real. Sa Somalia po, pag pinasok po nila yung Christian community, at halimbawa po, ginalaw po yung asawa mo, gagalawin yung anak mo, gagahasain. Ang gagawin po nila, puputulan po nila yung tuhod po ng nung asawa o nung kapatid. Puputulin po yung tuhod. Hindi nila papatayin, kailangan nila ng slaves. Puputulin nila, literally, katulad po ng mga pirates, nakikita nyo yung parang bote na kahoy, bibigyan sila ng ganun. Tatalian lang yun, tapos bibigyan sila ng ganun. Tapos meron silang tumitingin sa kanila. Pero pag makulit ka dahil nakita mo, nanay mo yung pipilahan nila, ate mo yung sasalbayin nila,
At maingay ka, puputulin naman yung kanan mong kamay, yung kaliwa mong kamay. Kaya kanang tuhod, kaliwang kamay, o kaya kaliwang tuhod, kanan na kamay. Yung mga kausap ko, mga putulang paa, putulang kamay, at yung iba sa kanila, sinunog pa. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nandito ako sa mga Somalians, and they would share na sa oras daw, most of them would say na kapag sinunog na po daw yung church and napatay na po lahat, no? Napatay na po lahat. Ang nakakagulat po is, on the following Sunday, may prayer meeting. Wow! Wala na po yung mga bangkay, kinuha na ng government, no? Nung kung sino man yung namamahala doon, ginawa na ng report, so parang sunog lang siya na bahay. Pero lahat ng Christians na hindi sinunog, hindi pinatay, they would gather in that place that smells like blood, that smells like smoke, with bullet holes around. They would kneel down in the middle of that building and they would pray. Alam nyo, doon nagugulat yung community. Hindi nila mapatay yung Christian community, and God was bringing me to them kasi itong kausap ko, sabi niya, can you help me teach my people? Alam nyo, ang hirap ng ganung ministry, sa totoo lang. Nung nandun po ako, ang sabi ko sa Panginoon, I was very, very humbled. Sabi ko, Lord, anong ituturo ko sa mga to? Mas matapang pa sa akin to. Hindi ko nakita yung lola ko, yung nanay ko, yung ate ko. Hindi ko nakita yun na pinatay sa harapan ko. Ito, alam nila yung mga storya na ganun. And yet, in the middle of that commotion, they would gather, they would sum up all their courage just to fellowship in the middle of the persecution, to kneel down in their place of worship. They would pray. Eh, alam nila wala nang preacher, patay na yung pastor. They would pray. And they would continue on with their Christian life. Magpapatuloy sila. And that guy who was beside me in that cafe, by divine appointment, brought me there. I tell you, tinapos ko yung ministry ko doon. In the middle, it didn't matter for me. Ang laki ng yelo, ang lalim, ang tantas mo. Sa Norway po, pag nag-yelo, ang lampas tuhod eh. Sa ibang lugar eh. Mataas po talaga ang yelo. Pero it didn't matter for me. I went through the forest. I walked through the forest. I shared the word of God. I taught them. They were writing down with one hand. They had burns on their body. Alam nyo naman yung negro, yung maitim, kapag sa sunog, kitang-kita mo yung mga peklat na white. And I was teaching them. And in the middle of that crowd, my heart was being changed by the Lord. When I came back, alam nyo, I had a very loving couple take care of me in Norway. Si Tita Sol and Arne, Brother Arne. And I'm always very thankful for having them. Kasi po ang ministry po ni Tita Sol is intercession. She's a prophetic intercessor. I've seen her discipline in prayer and in the word. Kasama ko po sa bahay intercessor. Kaya lang talagang hindi ko masabi. Pasensya na kayo. What I will do will look illegal. But I had to do it because it was an unction of the Holy Spirit. At hindi ko yung sinabi sa kanila kahit sa church namin. Hindi ko sinabing nagpunta ako doon. Hindi ko sinabing naglakad ako sa forest. Hindi ko sinabing sumakay ako ng train for the first time. Hindi ko sinabi na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Whether ibabalik pa ako nung kausap ko, hindi na. But you know what happened? I came back. And after a while, I came back to the Philippines. I was crying. Sabi ko sa Panginoon, Lord, you brought me to the front line. And you brought me, Lord, before what I considered one of the bravest churches in the world. One of the bravest churches in the world. Isipin mo yun, ano? Sinunod yung church nyo. Pinagbabaril kayo, hindi mo alam kung ilan yung pinaputok na armalite doon. Ginahasa yung kapatiran, pinatay yung mga tatay, sinunog yung mga bata, pinaglaruan lahat, iniwang kayong patay, pugot rito, pugot doon. Pero pagdating ng Linggo, may prayer meeting.
Kaya umiiyak yung puso ko. Sabi ko, God, ito ang tapang. Lord, ito ang tunay na simbahan. Ito yung matibay. At kaya sila ganito katapang kasi ang una nilang ginagawa at ang huli nilang ginagawa, mag-pray. Kaya alam nyo po, sa totoo lang, yung nakikita ko po minsan, I'm always a critic, no? I critic the church, especially here in our nation. I do. A lot of people, they don't like me for doing so. But I do. Simply because, siguro dun sa pinuntahan ko, hindi maalaga kung may poster ka, o may mic ka, may mahusay kang worship team na puro original ang gamit. Alam mo, hindi maalaga kung ano pangalan ng simbahan ninyo or ano. Alam mo yun? Alam niyo po, I went to a ministry and I will close with this testimony. May nakipag-meet po ako sa isang ministry. Pasko po ito. Lumabas ako. No? In-invite po ako ng isang pastor. Ganito ko po ikikwento. Galing ako Metro Manila. Sumakay kami. Metro Manila, hinatid ako sa Alabang. Pagdating ng Alabang, sumakay uli ako. Dinala ako sa Laguna. Pagdating ko ng Laguna, sumakay uli ako. Binalik ako ng Cavite. Pagdating ko ng Cavite, dinala ako ng Las Piñas. Itas yung fellowship sa Marikina. Wow! Sabi ko sa sarili ko, Lord, makakauwi pa ba ako? Yun ang una ko nasa isip. Sabi ko, alam mo kahit anong gawin. Kasi limang palit na kami ng sasakyan . Hindi ko talaga alam kung paano bumalik. Honestly speaking, hindi ko alam. Kahit anong ano, hindi ko alam kung paano bumalik sa Oslo. Pero alam yung nangyari sa araw na yon. Dinala po ako sa underground Christmas fellowship ng Afghanistan. For the first time po, meron po kaming Christmas fellowship. Kasama po namin mga Afghans. At yung mga Afghans po, lahat po sila shoot to kill. Ano pong ibig ko sabihin? May mga tao po na galing sa war, nagbabayad po sila para itawid sila ng isang illegal boater o boatman. Punong-puno po sila sa bangka, tinatawid po sila at tinatawid po sila papuntang Europe. Basta sila nagbayad, bahala na kayo kung anong magiging buhay nyo. Marami pong ganun na kwento sa Europe. At kadalasan po, pag tumungtong na po sila, kung napunta po sila ng Norway, napupunta po sila sa asylum camp. Hindi po sila binibigyan ng citizenship, hindi rin po sila tourist. Nag-a-apply po sila ng asylum. Meron po silang tinatakasan, gera, threat, ganyan. At usually po, yung mga ganun, yung mga asylum, sila po ay, meron po silang mga, sabihin na natin, meeting, or hindi ko alam kung court ang humaharap sa kanila. Kasi po, ang isa po sa mga pinag-iisipan, kung bibigyan po sila ng permit to work, yan, permit for residency, ganyan. Kaya po nandun po sila sa isang place na puro po mga Muslims. At doon tayo po na yun, dinala po ako sa isang underground Muslim ministry ng mga kaibigan ko. I was going to speak to them on a Christmas at lahat po sila, isa lang po ang dala. Alam nyo ka ano? Death threat. Lahat po sila may letter nakasulat. Nalaman namin na magmula nung nawala ka sa bansang to, tinalikuran mo si Muhammad. Kaya ang nangyari ay nawalan ka na ng halaga sa amin. Ikinagagalak ko na ako makapatay sa'yo. Mabuti pang namatay ka sa sakit, sa gera, sa aksidente, o nung pinanganak ka, o sa iba pang dahilan. Pero dahil tinalikuran mo, isang karangalan na ako mismo pumatay sa'yo, nagmamahal, tatay, kapatid, pinsan, best friend, barkada, lahat po nung nandun sa kwarto, siguro mga, ilang kami, mga siguro 18 to 25, ganyan.
Lahat po sila may ganun. At ang pinag-pray po namin predominantly on that day is that yung Norwegian government will extend their asylum stay. Kasi pag hindi po na-approve yung kanilang asylum, obligado po silang sumakay sa eroplano, ibabalik po sila dun sa point of origin. At nandun po kami nung time na yon. Sabi ko sa sarili ko, Panginoon, I spent prayer ministry overseas with the most difficult people. And nakita ko po yung role ng Panginoon sa buhay nila. And today po, we are looking at the role of prayer in the early church. Awan ng Diyos, ito po ako, I'm still alive. Yung mga kasama ko po, mamamatay Christian, mamumugot Christian, manggagahasa Christian. Ganun po talaga testimony nila. Pero dumating po sila sa point na pagod na sila mamugot, pagod na sila gumahasa, pagod na sila manunog, pagod na sila mamatay. Wala na rin silang tiwala sa paniniwala nila. Lahat sila nagbe-betray sa isa't isa, nagtatago sa isa't isa. Kokonivans. Nagkakampi-kampihan para isumbong to, isuplong yun, para magkaroon ng favor dito. Ganyan ang mga kwento nila. Tapos sabi nila, hindi na namin alam ang susunod. Alam nyo kung anong susunod? Kami. Katulad ko. Nananalangin ka, sabihan ka ng Lord, pumunta ka doon. Ang gagawin ko doon, Lord? Magturo ka. Kanino, Lord? Sa mga yon, magturo ka. Kung hindi ka talaga mananalangin, hindi mo magagawa eh. Hindi magagawa yung ministry. Akala ko pagdating ko sa ibang bansa, dadalhin ako ng Lord sa mga mega church. Akala ko gagawa ako ng mga malalaking conferences, ganyan. Pinatikim ako ng Lord isa. Pero nandun ako sa mga maliliit na mga grupo na antitindi ng mga story. Mga, tawagin mo secret believers. No? Papasalamat po ako sa Panginoon. Sa pagpapatibay niya sa aking buhay panalangin. Sa mga darating po ng mga araw, tayo po ay mag-aaral even more tungkol po sa prayer. And pasensya na po kayo, I'm sharing my journey as a missionary church planter, as a missionary pastor. Kasi po pagdating doon sa front line, ang pinakamadalas mong gagawin, panalangin. Panalangin. Panginoon, ang dalangin ko po, Lord, sa oras na ito na kung sakali po, Lord, ang kapatid kong ito ay dinadako mo sa ministeryo ng pananalangin. Ang dalangin ko, Lord God, hindi lamang po niya marinig yung mga bagay na nais niyang marinig, kundi dalin mo siya sa lugar ng pananalangin na hindi lamang po kanyang makita, kundi kanyang maranasan ang mga bagay po na kanyang dinudulog sa iyo. Hinihiling ko sa oras na ito, ingatan mo po ang kanyang puso at isipan. At hayaan mo, Lord God, na ang salita ng Diyos ay patuloy, Lord God, na mangibabaw sa kanyang buong pagkatao. Hinihiling ko, Panginoon, na ang kanyang pakikipag-usap sa iyo sa pananalangin, iyon ang pinakabanal na oras niya. No interruption, no text, no visitors. Iyon po yung time, Lord God, kung saan magkakaroon po siya, Lord God, ng sacred time. Lord, salamat po sa oras na ito. Tandalangin ko, Lord God, sa mga darating pa na apat na araw ay maituro po, Panginoon, ang salita mo ng maayos sa mga prayer warriors na ito, Panginoon. Itindig mo po, Lord God, ang prayer ministry. Ingatan niyo po ang bawat altar, yung mga fire keepers ng temple, Lord. Those who pray down the fire of God, those who pray down the presence of God, those who pray down the power of God, those who pray down the protection of God, those who pray down the provision of God upon the church so that it can minister confidently in the power of the Spirit according to the word to those that are in need. Ingatan mo po ang lingkod mong ito, Lord, na gagamitin mo in powerful ways, Lord God. Salamat po, Panginoon.
We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Salamat po sa araw na ito, sa pag-aaral po natin patungkol po sa pananalangin. Today, ang ating po pinag-usapan is the role of prayer in the early church, in the book of Acts, and pinag-usapan po natin yung what happens when the church prays. No? Yun po ang ating pinag-aralan. God bless you. Maraming salamat po.